What's up, Twang? So, ayan, ito yung girl ng buhok. So, ito yung kauna-unahan kong vlog sa buong buhay ko. At kung mapapansin nyo, ayan, naka-makeup ang atin nyo, ang lola nyo. Ano to, pantal? Ayan, naka-makeup po ako. Naka-makeup na ako nyan. Charot. Ayan, nagkilay ako. Nag-ahit pa ako ng kilay para makapagkilay ako ng maayos. Nag-blush on ako, nag-lipstick para sa vlog ko. At kung mapapansin nyo, ayan o, namamatal ako, hindi ko bakit. Ayan, dahil sa ahit. Kasi ngayon na lang ulit ako nag-hilay. Kasi nag-hilay talaga. After 2 months, if I'm not mistaken. So, ayun, sa first vlog ko, dahil wala pa akong maisip na maayos na content, at dahil, syempre, nag-umpisa pa lang tayo. Ang naisip ko lang gawin is, ayun, nag-post ako sa Facebook ng Ask Me Anything. So, ayun, mag-uusap lang tayo about sa mga tanong ninyo at kung anong isasagot ko. So, ang unang-unang tanong na sasagutin ko ay yung kay Mark Joshua Cruz Musnik. Ito si Musnik, classmate ko to eh. Ang tanong niya sa akin, anong masasabi mo sa bear mo? Yung bear mo, kasi tawagan namin bear. Classmate ko to nung high school, lock section kami. Kaya halos lahat ng classmates ko, close ko, ganun. So anong masasabi ko sa bear? Sa bear ko, ang masasabi ko sa'yo, sana mag-iingat ka palagi. Tapos i-continue mo lang kung ano yung mabuting meron na characteristics ka. Katulad ng pagiging generous mo, tapos mapagmahal mo sa parents mo. Kasi, diba, lagi kang nagsuchat sa akin na ipag-pray ko yung, ayun, parents mo, ganyan. At kung ano man yung pinagdadaanan mo. At wala akong, kung ano man yung pinagdadaanan mo, alam kong makakaya mo yan. Okay. Ito, pangalawang tanong, galing kay CJ Coronel. Dance background, may potential ka mag-hip-hop? Hindi, ito si CJ Coronel. Coronel ba? Hindi ko alam eh. Paano ba pagkakabigas? Correct me na lang if I'm wrong. Ano yan? Isa sa mga member ng UDX. Yung MacTance Extreme. At marami akong kakilala dun. Marami akong mga kaibigan dun. Ito si CJ, hindi ko siya kaibigan. Pero kilala ko siya. Kasi nga, hindi ko rin alam. Siguro dahil same school, ganyan. Basta marami akong kakilala sa UDX na kahit hindi ko naman kaibigan, kilala ko. Ganun. So, yung tanong mo, dance background, may potential ka mag-hip-hop? Wala akong dance background. Honestly, wala talaga. Wala kahit isa. Never akong sumali sa mga ganyan-ganyan na elementary, high school, college. Wala. Pero alam mo ba, na, diba dahil alam nyo naman na sponsor ako, kung hindi ako mag-sponsor, kung hindi ako nag-sponsor, ito yung sasalihan kong organization, yung UMAC Dance Extreme. O, diba, kapal mo ka? Pero seryoso, kasi, hindi ko naman siya totally, di man kasi ako magaling eh. Alam mo yun? Pero, ang sarap kasi sa feeling kapag sumasayaw ka, alam mo yun, nakatanggal ng stress. Lalo na pag nag-tiktok, alam kong mimiss nyo na mag-tiktok ako. So, sasampulin ko kayo. Tarot lang. Yun lang. Wala akong dance background. Hilig ko lang talaga sumayaw. At makapal lang talaga yung mukha ko, lalo na ngayon. So, eto. Pangatlong tanong, galing kay Nico Umali. Yo, Kuya Nico! Basta ka dyan. Ito, idol ko to eh. Idol ko to sa lahat. So yan, follow nyo si Kuya Nico. Meron din siyang YouTube account. Ang tanong niya, kung isasali ka sa Money Heist, anong gusto mong pangalan? Kung isasali ako sa Money Heist, nisip ko din kasi yan kung ano sasagutin. Kasi meron ng Manila, di ba? So, meron na nag-represent na ng bansa natin. So, ang naisip ko is London.
kasi wala pa naman nagre-represent ng ano, 'di ba? Ng UK, ng United Kingdom. Kasi yung London, yun yung gustong-gusto ko talagang mapuntahan. Yung London, kasi nandun lahat yung kind of fashion eh. So, di lang halata sa akin, pero may interest din ako doon. Sa mga ganong kemerech, yung fashion kemerech. Tsaka iba yung culture nila, nakakatuwa din. Para sa akin. Yung culture, yung ambience, yung lugar, yung, alam mo yun, yung mismong, ano ba tawag dyan? Yung, ano nung paligid, nung mga, hindi ko ma-explain. It's yun, yun lang, Kuya Nico. Idol kita. Namaya, tanda mo yung patagi. And sunod ko naman, nasasagutin yung tanong ni Maribeth. Kailan ka mag-upload ng first vlog mo? Ha. Kailan? Siguro ano, hindi ko kasi alam kung makakapag-edit ako ng video. Syunga-syunga kasi ako mag-edit eh. Kemi-kemi lang ganun. Pero once na matapos ko mag-edit, sure ball, upload ko to agad. Wait, thank you Maribeth ah. Follow nyo rin si Maribeth Genon Aquino. Meron din siyang YouTube account. Follow nyo siya. That trip to. So, ang susunod ko naman na tanong, ay nasagot, ay natanong nasasagutin, ay yung kay Eileen. Ang tanong niya, kung may pagkakataon kang lisanin ng art, bakit di pa ngayon? Ito si Eileen, kung alam, nagtitrip ba to? Ano eh? Ayoko pa lisanin yung mundo hanggat di ko pa nagagawa yung mga gusto ko. At hindi ko pa, alam mo yun, hindi ko pa nagagawa yung mga gusto ko, hindi ko pa nabibili yung mga gusto ko, hindi ko pa nagagawa kung ano pa yung mga dapat kong gawin. Ayun, kaya ayoko muna ngayon yung lumisan, tsaka bawal pa kasi quarantine. So, ang sunod ko naman na sasagutin na tanong is yung kay Abril Angelo Kimosing to Sir Abe. Ito, nantitrip din to eh. Ang tanong niya, kung ako ang pamantayan ng kagandahan, ba't gising ka pa? Ang pinakatanong niya lang naman dun, ba't gising pa ako? Kasi nag-post ako dun, ano eh. Hindi ko alam anong oras na ata ako nag-post. Ayan. So, ang sagot ko, at dahil quarantine, Sir Abe, di po ako natutulog agad-agad, di po ako natutulog na maaga. Maliba na lang kung aanto kayo na ako. But ikaw, ba't gising ka ba? Ang sunod ko naman, nasasagutin na tanong ay yung PM lang to eh. PM lang sa akin. PM lang sa akin ni JJ Rengalota. Eto, kilala ko rin to. Kaibigan ko rin to. Ay, hindi ba lang tayo magkaibigan? Kilala ko. Schoolmate ko siya. Schoolmate ko siya since high school. And schoolmate ko din siya ngayon college. Ang tanong niya, kailan mo ko isasama pag nag-vlog ka? Guest lang, ganun na. Siyempre, lahat may pagkakataon makasama ko sa vlog. Kapag hindi na quarantine, pag okay na lahat, pag wala ng COVID, go tayo dyan. Yun. Tapos, ang meron pa palang dalawang PM lang din sa akin. Meron pang dalawang tanong na sasagutin ko. Eto, sagot ay tanong ni John Ryan Coranes. Ito, idol ko rin to eh. Noran Ryan. Na, medyo awkward yung ano eh, yung tanong niya eh. Medyo personal. Kainis. Ang tanong niya, sineryoso mo po ba yung R na huling nanligaw sa'yo? Ha. Yun. Eh yung tanong niya sa akin. Hindi ko alam na ligaw ba yun. Hindi ko alam kung ligaw ba yun. Oo, sineryoso yun. Ay, wait lang ah. Baka ano, kasi ma-misinterpret ng iba. Kasi marami akong nakausap na, puro kasi letter R. Makakainis. Nangyari tayo sa magulang ko nito. Narinig nila galing sa akin. Pero dahil honest tayo. Ito lang yung ano, yung R na after nung breakup ko.
Ito lang yung ano, ito lang yung mga hindi ko masabi. Ito lang yung ano, kinita ako. O kasi pinush din ng mga kaibigan ko na sige, why not coconut, try ko. Ito lang yung dinate ko. Hindi ko alam lang beses. Tatlo? Up. Tatlo lang ata. Parang ganun. Tatlo. Mabait to. Kasi mabait yun. Mabait yun. Hindi ko alam nangyari. Charot lang. Hindi kasi ano. Akala ko mabait, di pala. Ayun lang. Hindi ko nasasabihin kasi baka ma-issue pa. Hindi ko nasasabihin kung sino ma-issue pa. Alam mo naman. Alam nyo naman. Pero okay yan. Gusto niya ma-issue. Sabihin ka ba ang pangalan? Charot lang syempre. Charot lang syempre. Sineryoso ko yun. Sineryoso ko yun, Ryan. Ha? Sineryoso ko yun. Sasagutin ko nga dapat yun. Pero buti na lang. Hindi. Buti na lang hindi. Kasi hindi pa ako ready. Ayoko pa pala muna. Hindi pa pala. Maliban lang din dun sa dahilan ko. Hindi siya. Hindi siya okay. Alam mo yun. At siguro kung nalaman nyo kung sino yun, marami rin magsasabi na ayoko, hindi okay. Ganun. So, yun. Ako ba? Ganyan tarong mo. At eto, last na tanong. Tanong ni Clark Vasquez. Na-trip din yung tanong nito. Ang tanong niya, may chance bang balikan mo ang ex mo? May chance nga ba? Hindi ko na natatameme na naman ako. Kaya siguro meme yung palayo ko. Kasi natatameme ako lagi kapag mga ganyan mga tanungan. Hindi, ano, may chance ba? Inisip ko, feeling ko wala na. Feeling ko eh, mahirap yung pag feeling ko. Hindi, joke lang. Hindi, seryoso. Wala na. Wala nang chance. Kasi, syempre, di ba, pass is pass. Tsaka iniisip ko kasi ngayon, ano, looking forward na ako sa mga future na may magandang pang mangyayari sa akin. Siguro may makikilala pa ako. Kung meron man, ganun. Tsaka, hindi, ayoko pa kasi muna. Ayoko pa muna. Isipin yung ganun. Iniisip ko, kasi EQC, diba? EQC, ECQ. ECQ pa guys. So, ayun yung iniisip ko. Yun yung pinaka iniisip ko na mawala na muna yun. Kasi gusto ko nang graduate. Gusto ko nang magtrabaho. Yun. Kaya kung tatanungin nyo, may chance ba? Wala. Wala nang chance. At maliban doon, meron na rin yung bagong girlfriend. So, ayun. Wag yun ang ano. Wag na, baka sabihin na gugulo pa tayo or ano. Basta happy ako na happy siya. And ayun, like ko naman yung sinasabi sa kanya na basta huwag niya nang sisirain yung buhay niya, yung sarili niya. Ayun. Ayun lang. Masaya na ako dun para sa kanya. At ayun, stay strong sa kanya. Yun lang. So, ayun lang mga twings. Hanggang dun na lamang yung vlog ko. At kung may mga gusto pa kayong itanong at kung may gusto kayong isusunod kong i-content sa vlog ko, ayun, go lang, suggest lang kayo, chat nyo lang ako, kahit minsan hindi ako nakapag-reply kagad sa inyo dahil alam nyo na busy ha, char. So ayun, sana lagi kayo mag-iingat, lagi kayo magdadasal, maghugas kayo ng kamay, gumamit kayo ng alcohol, at kung sa labas kayo, gumamit kayo ng mask, magsuot kayo ng mask, huwag kayong gagaya sa iba na pasaway, huwag kayong gagaya sa iba na alam mo yun, yung nagtatapok-tapok pa sila dyan sa labas, katulad yung mga kapitbahay namin dyan, no? Yung tipong nag-chess pa sila, ang dami-dami nila, alam mo yun, nagtatapok-tapok pa sila, nagsasama-sama sila guys, ganun, huwag kayong gagaya sa ganun. At dahil dyan, kamusta yung mga taga-Makati dyan, yun, mga taga-Makati, katulad ko, sa mga nag-aantay ng ayuda, antay lang kayo guys. Antay lang tayo. Malay mo, di ba? Yun lamang. Bye, twins.